Ngayong Nobyembre, mas titingkad ang drama sa paghahatid ng panibagong teleserye na magniningning tuwing hapon, isang kwentong akma sa bagong henerasyon. Anghelito, Batang Ama. Pinagbibidahan ng bagong prinsipe ng drama, J.M. De Guzman. Ako po si Anghelito Santos. Sa kong estudyante, lumaki po ako sa lola ko. Meron po kong kapatid na babae na mas bata po sa akin, si Tere. Kaya mo, pag ako nakatapos, isiguraduhin ko sa'yo, Doña Pinang ka na. Wala ka nang iisipin, wala ka nang stress. May mga barkada po ako. Mahilig po kami mag-racing ng tricycle. Minsan napapaaway po kami. Si Roland po may kapatid na babae, si Rosalie. Medyo na in love po ako sa kanya. Hi, Rosalie. Hi, Rosalie. Hi, Rosalie. Ano? Ha? Hoy, hi. Diba sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na ako? Whoop! To, para sa'yo talaga to. Wala akong ibang pwedeng pagbigyan nito, hindi ikaw lang. Bakit ba pilit mong binibigay sa akin? Kasi simula nung pumunta ka dito, crush na kita. Si Roland, kahit kaibigan ko po siya, ayaw niya sa akin bilang naniligaw ni Rosalie po, sa kapatid niya. Lola na yun, ini-discarte mo ba ulit ko? In love po ako sa kanya, siya rin po sa akin. May nangyari po sa amin, yun nga po, mabuntis po si Rosalie. Hindi ko po alam yung gagawin ko. Hindi ko po alam kung paano ko po haharapin. Mahal ko po si Rosalie. Lumaki rin po ako ng walang magulang eh. At pinangako ko po sa sarili ko na pag nagkaanak po ako, siguraduhin ko pong kilala niya po yung tatay niya at alagaan ko po siya. Saka responsibilidad ko rin po yun dahil ako po yung umuwa. Mahal ko si Rosalie! Pananagutan ko siya! Isang dramang punong-puno ng mga makapigil hiningang eksena. Mga tagpong araw-araw mong pananabikan na hindi mo makakayanang kaligtaan. Kinatatampukan din ng ilan sa ating mga hinahangaang aktor at aktres: Kay Abad, Cherry Pineda, Matt Evans, Tom Rodriguez, Felix Rocco, Sam Concepcion, Devin Ceron, Ina Feleo, Al Tantay, Miss Snooki Serna, at Miss Elizabeth Oropesa. Mahal na mahal ko po yung mga kapatid ko. Wala akong planong mag-boyfriend hanggat di ako nakakatapos ng college ko. Sa pamilya ko lang ang focus ko. Ayaw po ng kuya ko kay Anghelito kasi bawal daw po sa barkadahan ng kuya ko yung maging girlfriend po yung mga kapatid po. Pero gusto ko po siya kasi po mabait. Saka cute naman po si Anghelito. Saka po ano, nakakatuwa po sa kausap. Lahat ng pangarap ko wala na! Matapang ako. Kaya nga nung nabuntis ako, dinis-own ako ng pamilya ko, umalis ako sa amin. Kaya lang, nung nakabuntis sa akin, may pamilya ng iba. Pero walang problema yun sa akin. Kumbaga, nandiyan na, di panindigan ko na, di ba? Anghelito, bait mo! Kaya lang, yun, taong yun, parang pasa ng daigdig. Kala mo, kanya na lahat ng problema sa mundo. Ako, mabait naman siya. Siyempre, nandyan din ako para sa kanya. Bilang may anak din naman ako, bilang babae ako, mas alam ko kung paano mag-alaga ng bata. So, dun ko siya tinutulungan. Kaibigan lang siguro. Wala siguro munang mangyayaring. Kung baka hindi ako main love dun, syado mabait eh. Ako si Roland Di Maano, 4th year high school. Repeater. Kapatid ko si Rosalie. Kaya ako repeater kasi makulit ako sa klase. Si Anghelito, barkada ko yun. Sa tropa namin, bawal ang talo-talo. Kaya kung sino man ang tumalo sa utol ko, nangyari sa akin. Mali si Rosalie. Noong una, hindi kami talaga magkasundo. Pero habang tumagal, habang nagkakitaan kami ng loob, nag-umpisa kaming maging close, nag-umpisa kaming magkakilala sa isa't isa. At alam ko rin, may past sila ni Anghelito. And even if they had a promise when they were younger, I'll fight. Lang akong tanggapin. Ako si Sponky, barkado dito, sila Anghelito. Ako yung happy-go-lucky ng grupo. Medyo loko-loko dito eh. Nung nalaman ko nga nangyari kay Anghelito at kay Rosalie, medyo nagulat kami. Siyempre, initial reaction siguro ng lalaki yun eh. Hello, ako si Migoy. Isa akong high school student. And kaklase ko si Tere. Mayaman, pero hindi mayabang. Pero kahit magkaiba kami ng mundo, somehow, meron na, we connect. Meron kaming connection and
naging close kami sa isa't isa. Ako, magiging eventually magiging tulay sa hinahanap ni Teresa kanilang pamilya. Ako yung bunso kapatid ni Angelito. Minsan nga si Kuya protective sa akin kasi minsan pasaway naman kasi ako. Yung pagiging pasaway ko naman kasi, mahilig lang talaga ako sa internet. Pero para lang kasi kaming magbabarkada. Kaya, ayun, okay lang sa akin. Ako si Delphine, isa akong gwardiya. May 5 anak. Tapos ang asawa ko, naga-abroad. Si Rosalie, yung talagang pinagkakatiwalaan ko. Siya yung inaasahan ko magkakaroon ng magandang buhay. Huwag mo ko sisihin na nasira ang kinabukasan mo. Ikaw rin ang may gawa nun. Dahil nabuntis siya nang wala sa oras, kaya ako ay siguro masasabi nating may kakaibang galit kay Angelito. Nabigla ho talaga ako nung nalaman ko kasi na dadalang tao si Rosalie. Hindi ko ho talaga akalain na magagawa sa akin ng anak ko eh. Ano to? Ha? Puntis ka no? Sinong dapat na managot nito sa'yo, anak? Si Angelito. Pinagkatiwalaan ka namin mag-asawa, Angelito. Hindi ko ubos maisip na magagawa mo ito kay Rosalie. Sana naman hindi kayo naging masyadong mapuso. Hindi ko alam kung mapapatawad kita. Lahat ng buhay niya, mula nung mamatay yung kanyang anak na siyang ina ng 2 bata, ay ibinigay na niya, inukol na niya para paghandaan ang kinabukasan ng 2. Ngayon, ako lang ang inaasahan ng mga bata. Angelito, batang-bata ka pa. Huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na hindi mo kayang panindigan. Yung kay Angelito, nangyayari yun sa kahit na sinong batang lalaki, maaari pa rin mangyari yun. Ilang babae na buntis mo? Niloloko mo ba ako, ha? Alam mo ba kung anong ginawa mo? Ha? Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng ginawa kong karaan para maging maayos ang buhay ninyo. Ha? Sinira mo yung buhay mo! Mas pinaghirapan, mas pinag-aralan, upang lalong mas mapaganda mula sa direksyon ni Theodore Buburol. Ang Angelito ay isang kakaibang teleserye na siguradong magpapatuwa sa inyo, magpapaiyak sa inyo, at siguradong may aral na maibibigay sa inyo habang sinusundan nyo ang kwento ni Angelito at ang kanyang paglalakbay para makumpleto ang kanyang pagkatao at ang kanyang pamilya. Yung mga soaps na nakasanayan na natin, kwento ng nanay sa anak, pamilya, ito siguro point of view naman ng lalaki kung paano maging tatay sa murang edad. Siguro para magbigay din ng inspirasyon sa mga tao ng mga batang ama. Mga kapamilya, abangan nyo po ang Angelito, Batang Ama. November 14 na po sa ABS-CBN. Muling titingkad ang bawat hapon mo sa pagdating ng teleseryeng magmumulat sa iyong damdamin. Angelito, ngayong November 14 na sa ABS-CBN Kapamilya Gold!